an armored na scale na tinatawag ano. Ito po yung mga kumakalat na mga insekto dito sa... Pero, kung grabing-grabe na po, kailangan nyo na pong i-uproot. Kasi ito... Diyan ba sa mga halaman nyo, sa houseplant o maging sa succulents, may nakikita kayong mga puti-puti. At yung mga puti-puti na yan ay talagang dumadami. Kung halimbawa pong mas grabe pa, yung inyong mga... Hello everyone! This is Sir Misunao, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel! And for today's video, ano nga ba pag-uusapan natin? Diyan ba sa mga halaman nyo, sa houseplant o maging sa succulents, may nakikita kayong mga puti-puti? At yung mga puti-puti na yan ay talagang dumadami, kung minsan palipat-lipat sa mga halaman, at the same time pumapangit po yung inyong mga plants, at minsan yan yung nagiging reason para mamatay sila. Yan po yung mga tinatawag na mealybugs, no? Yan po yung ating pag-uusapan kung paano natin pupuksain yan. Kaya kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back mga ka-MVP. At ngayon nga pong araw na ito sa pag-ikot natin, lalo na dito sa aking mga koleksyon ng mga succulents, may nakita po akong mga parang puti-puti. Yan nga po yung madalas na nagiging problema nitong mga succulents ko. And even sa mga house plants, yung mga potos, snake plants, mga iba't ibang mga halaman pa na madadahon, ang kadalasang nagkakaroon ng mga parang nga puti na kumakalat. Papakita ko po sa inyo yung example ng mga yan, ha? Kasi yan po yung tinatawag nating mealybug. At pag yan po dinapuan yung mga halaman nyo at naging peste-peste na talaga yan, nako po, siguradong matetepok yung mga plants nyo. Ano nga ba yung ating ginagamit yan? Ako po, marami pong mga DIY na ginagamit at meron po akong mga video niyan. Kaya lang po, kadalasan, kung meron naman tayong pambili, bili na po tayo ng mga insecticide na tinatawag, ano. Ito po, hindi po ito sponsored na video, no. Pero, ito kasi yung naging talagang effective sa akin pag ginagamit ko. Walang iba kundi itong, yan, Sebin. Yan yung ginagamit. Pag nakita nyo, insecticide siya, no? At merong nakadrawing na mango. Yung kanyang parang harapan. So, yun yung ginagamit ko. Actually, bukas na to. Kaya hindi ko mag-ginagamit doon. Baliktad yung pagkakabukas ko. Mamaya, pakita ko sa inyo na malapitan. Pero, pakita muna po natin yung mga sinasabi ko sa inyong mealybug. Sample doon sa ating mga halaman. At samahan nyo ako sa pag-ikot. So, eto yung sinasabi ko sa inyo na mga puti-puti. Ayan, no? Look. Talagang ang dami nila kumakalat sa mga halaman. At kung makikita nyo, may mga parang langgam, no? Yan. Bakit nga ba nagkakaroon ng langgam, ano? Actually, yung langgam ba, yan ba yung insekto? Yung mealybugs po, isang klase po yan ng unarmored na scale na tinatawag, ano? Ito po yung mga kumakalat na mga insekto dito sa ating mga house plants tulad ng succulents din po, ano. At kung makikita nyo po may langgam, dahil meron po silang symbiotic relationship. Yung matatamis po na napoproduce ng mga mealybugs na yan, yan po ay pinupuntahan ng mga langgam. So kung halimbawa po may makikita kayong mga nagkalat na langgam na papunta dyan sa inyong halaman, yan po ay isang senyales na meron na pong namumuong insektong mealybug sa inyong mga halaman. At kita nyo po ito, sarap na sarap yung mga langgam, oh. Sarap na sarap yung mga langgam sa pagsipsip dyan. So kung mapapansin nyo, ayan yung mga langgam, oh. Gapangan sila ng gapangan dyan po sa ating mga halaman. At ayun po, oh. Parang sarap na sarap sila dun sa mga pinuproduce na mga matatamis ng mga mealybugs. At dahil po dyan, yan po, mga insekto na yan, yan po yung talagang sumisip-sip nung sustansya sa katawan ng inyong mga halaman. And tingnan pa natin yung iba nating mga halaman dito sa ating garden. So ayan, makita rin natin ito. Kita nyo po, oh, ayan. Buo-buo na po yung puting mga mealybug sa kanya.
At talagang makikita na natin na ito apektado na. Minsan rin po nakaka-produce ng black. Actually, kung halimbawa po yung mga mealybugs na makikita nyo, eh konting-konti lang at hindi ganun kagrabe, okay lang po na i-treat nyo siya at ease. Pero kung grabing-grabe na po, kailangan nyo na pong i-uproot. Kasi itong isa na to, in-uproot ko na dahil nga grabing-grabe na siya. At hindi isang spray lang yung dapat gawin dito. Mamaya, gagawin natin yung proseso ng pag-treat dito, no, gamit yung Sebin. And makikita nyo yung ating gagawing mixture. Ngayon po, ayan o, kita nyo? Merong mga namumuumuong mga puti-puti. Ayan. So, yan po. At pag nakita nyo po iyan, talagang sa una hindi nyo mapapansin. Kaya minsan dumadami yan, ano. Kapag halimbawa po na meron na kayo niyang mga mealybugs, ilayo nyo na po siya at ibukod sa ibang lugar para hindi na po mahawa yung iba nyo pang mga succulents. Kung napaka-healthy nung inyong mga succulents, kaya niya pang itolerate yan. Pero sabi ko po sa inyo, pag kumalat na yan at talagang naging peste-peste na, kailangan nyo na pong gumamit ng insecticide or pesticide. Kaya po, tingnan natin ha, kung paano i-treat yan sa pamagitan ng paggawa natin ng mixture na ating ipamumuksa. So, eto na, simulan na natin yung gagawin nating mixture. Tubig lang po, 1 litro hanggang 1.5 liters. Tapos, eto po yung Sebin, yan yung gagamitin natin, ano. Kapag ginawa nyo ito, magsuot po kayo ng gloves, ano, may pagka-harmful din po kasi. Kapag halimbawa nga talagang wala kayong protections. Pero this one, kukuha tayo ng 1 kutsara, no, pakita ko sa inyo. So, ayan, 1 kutsara po ng Sebin yung gagamitin natin. Kung halimbawa pong mas grabe pa yung inyong mga mealybugs dyan sa halaman, eh, dagdagan nyo pa po hanggang 2 kutsara. Pero ito po, sa akin, yung timplang 1 kutsara dito sa 1 litro or 1.5 liters nitong tubig, eh, sapat na po yan. At nagiging effective na po dun sa pagpuksa natin dun sa mealybugs. So, lagay lang po natin siya dito sa tubig. So, ayan, lagay na po natin siya. Pan natin at shake-shake na po natin yan. So, yan. Shake-shake lang po natin yan. Kapag halimbawa pong ganyan na yung kulay ng ating tubig, yan po, ibig sabihin yan, nalusaw na po yung mga powder, ano. So, ang gagawin po natin ngayon is, lalagay na po natin siya sa sprayer. So, salina natin itong, so, eto na po, nalagyan na natin, and takpan na natin yan. Tapos, ito na yung ipang i-spray natin. So, ayan, ready na tayo. So, ayan, simulan na natin yung pag-spray. Mag-spray po kayo sa hapon. Kasi po, minsan, kapag halimbawang sa umaga kayo nag-i-spray, may tendency po, pag nasikatan niya ng araw, ang mangyayari po is masunog yung dahon. May mga ganyan pong factor. Kaya, the best po para mag-spray kayo is yung hapon na. Hanggang paggabi. So, eto, sprayan natin yan. At hindi lang po yung mga mealybugs yung mamamatay dyan at mapupuksa. Kundi yung mga peste at insekto, yung iba't ibang klase ng insekto tsaka peste na namamahay dyan sa inyong mga halaman, maaari na pong matanggal din. So, ayan. Mapapansin nyo yung mga mealybugs kapag inisprayan nyo po nung Sebin na ating dinilute sa water, nagiging parang brown yung puti-puti. And eventually po, matatanggal. Kailan ba dapat ulitin? Every 15 days po, pwede nyong ulitin yan. Depende po kung gaano kagrabe yung mga peste sa inyong halaman. So, ayan po. Minsan, kapag halimbawang nag-spray ako ng 1 beses, wala na po kagayan. Okay na sila. Pero, meron din pong times na kahit mag-spray ako, nababawasan lang sila at nananatili pa. Sabi ko nga po sa inyo, mabilis kumalat yung mga ganyan eh. Anyways, kung halimbawa pong sa unang spray nyo, talagang napuksa na sila, okay na po yun. Pero kung halimbawa, gusto nyo lang makasiguro, gawin nyo po nga every 15 days. Kada lumipas yung 2 linggo, mag-spray na po kayo uli. Hanggang sa mawala yung mga
mealybugs dyan sa halaman nyo. For example, ito. Dahil katabi siya, nahawa na tong halamang ito. So, isprayan na rin natin siya. Ayan o. Meron ng konting mga mealybugs dun sa kanyang mga dahon. And ngayon, atin na pong isprayan. Actually, ito pong mga pang-spray na ito, pwede rin po natin gawin. Isang beses, isang buwan. Para maintenance. Yung iba lang po, medyo tinatabangan. Sa isang galon po, isang kutsara yung ginagamit na sebin. So, ayun, natapos na natin. And, hayaan lang natin yan matuyo, no? At huwag na nating banlawan. Hayaan natin na ma-absorb yan ng ating halaman. So, ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po yung ating video for today. At nakita nyo na kung ano yung ginagamit ko ha, dyan sa aking mga problemang mealybug sa ating garden. At minsan po, doon sa mga hanging plants ko, nakakakita rin po ako nyan, ano. Kayo ba, na-experience nyo na ba yung mga mealybug sa inyong mga garden? Madali lang naman po yung mabili. Yung mga insecticide, pesticide sa mga garden shop, pwede po kahit online makakakita po kayo niyan, ano, pwede po kayo mag-order. Yung iba po kasi nahihirapan kung paano nila titimplahin. Kahit na minsan sa instruction medyo mahirap, ano. Ito po napakadali nung ginagawa natin. Isang kutsara lang sa isang litrong tubig or 1.5 liters na tubig, pwedeng-pwede po yan, ano. At hanggang dalawang kutsara po kung gusto nyo ng mas matapang. So, ayan, thank you so much mga ka-MDP and I hope may natutunan kayo sa ating video. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, eh mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, ha? Sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search na po Hermes Sunao or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na po yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP and this is Hermes Sunao nagsasabi sa inyo ng happy planting! Bye-bye!